CJ. Over to Albine. Busta's time. Coach Peter. And Calvin up. Mga broads sa mga broads, meron nga po tayong reports dito po kay Mr. President ng Rain or Shine Last Painters. Ito pong si Gabe Norwood. Yes mga broads, ito pong si Gabe kasi ay gusto ito ng SMB. So yun nga mga broads, kinukulit kasi ng SMB ang makipag-negotiate dito sa Rain or Shine Last Painters para nga makuha ang veteranong ito. So matagal na yan mga broads, nung naandyan pa nga daw, ito pong si Arwin Santos ay gusto na nilang i-trade ito pong si Arwin dito po kay Gabe Norwood. Pero ito nga, nung dumami na ang mga forwards na ito ng SMB ngayon, eh mga kabroads, gusto nilang i-trade yung mga forwards na ito para nga makuha ito pong si Gabe Norwood. O yun nga mga broads, syempre meron ding masamang balita dito sa SMB dahil nag-decline nga po ito pong Rain or Shine Elasto Painters. Pero yun nga mga broads, still negotiating pa ito pong SMB dito po sa Rain or Shine Elasto Painters dahil knowing na ito pong SMB ay malalakas ang mga forwards na ito. So possible talaga mga broads na kumagat ang Rain or Shine dito. So baka nga ang gawin dito ng Rain or Shine mga kabroads ay bibigay nila ito pong si Gabe Norwood. Pero yun nga, maganda at malakas na player ang kapalit nito. Dahil napakalaking karangalan na rin talaga na ito po ni Gabe Norwood sa Rain or Shine at mahirap na yan tanggalin sa lineup na yan. Kaya nga kung gusto mong tanggalin or kuhain ang isang Gabe Norwood, dapat talaga malakas ang player na ipapalit mo. Dahil ito pong si Norwood mga broads, 6'6" na parang guard talaga maglaro ito. May shooting talaga mga kabroads at talaga yung leadership na ito mga kabroads talagang makukumbinsi yung mga teammates nito. So ganyan ka tindi ang isang Gabe Norwood. Hindi nga siya kilala bilang isang scorer mga kabroads, pero kilala naman itong si Norwood bilang court floor general ng Rain or Shine. At matagal na yan, noong nasa Gilas pa nga ito pong si Norwood, noong 2013 talagang kita mo naman yung kanyang leadership sa Gilas. Kaya nga diba ano nangyari, napunta tayo sa World Cup dahil sa kanyang leadership din. Kaya nga ito ang nangyayari ngayon. Pero yun nga, marami nagtataka kung bakit ngayon pa nila kukunin ito pong si Gabe Norwood kung saan kailan may edad na ito pong player na ito. Gusto ka rin kasi na ito po ng SMB na mag-add talaga ng mga veterano nila. Dahil syempre mga kabroads, pagdating daw ng mga playoffs or semis, puro veterano daw ang nag-i-step up dito. Yung mga batang players na ito ng SMB, yung mga bagong kuha nila ay nahihirapan pa daw mag-adjust. Lalong-lalo na ito pong si Coach Leo, pagdating ng playoffs, semis or finals, mas tiwala siya gamitin yung mga veterano nito kaysa sa mga batang players nito. Kaya nga gusto nila ito pong si Gabe Norwood mga broads bilang isang veterano at dumagdag bilang isang leader nila ng SMB. Dahil syempre nawala na rin yung isa sa mga leader nila na kasama sa Dead 5 katulad ni Kabagi at ni Spider-Man Arwin Santos. Kaya nga gusto rin nila na mag-add naman ng isang veterano man lang para nga ma-mentoran or magabayan ito pong team ng SMB. So ito pong Rain or Shine mga broads, hindi pa rin natin alam kung ano yung isasagot nito dahil ito pong SMB may nakahanda na nga daw itong offer dito po sa Rain or Shine Elasto Painters kung saan malalakas na forwards nga daw ang ibibigay nila dito para makuha ito pong si Gabe Norwood. Pero ikaw mga broads, sa tingin nyo po ba worth it ito? Para sa akin hindi na masyadong worth it dahil ito pong si Norwood may edad na rin. Pero malay natin diba mga broads, malay natin na gumawa ito pong si Norwood sa SMB at mabigyan niya ito pong SMB ng kampyonato ng mas smooth at mas madali. Ikaw mga broads, Norwood to SMB, bagay ba siya dito at dapat ba itong kunin? So komento mo lang opinion mo dyan mga broads at iisa-isay natin yan. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabroads. Ito nga pong barangay Hinebra San Miguel ay interested sila na ma-acquire ito pong serbisyo ni Rashawn McCarty from Blackwater Bossing. So ito pong si Rashawn mga broads, alam natin na gwardiya ito, talagang talentado naman ito pong player niya. Ito agile, athletic, may shooting, magaling din gumawa ng play.
Eh yan nga ang isa sa mga nagustuhan nito ng Barangay Nebra. Hindi pa nga daw masyadong ipupush ito mga broads ng Barangay Nebra San Miguel dahil syempre nasa Commissioner's Cup pa tayo. Marami ng trades na nangyayari sa Barangay Nebra. Pero ang pinag-iisipan dito ni Boss Al Francis Chua mga broads, bibiglayin niya itong kukunin. Ito pong si Rashon at ito rin pong si Wami Chongson from Terra Firma Jeep naman ay bibilayin niya ito at ipagsasabay niya ito pong dalawang players na ito next season. Pero ito pong si Rashon McCarthy mga kabrods, ito nga ang naiisip kong mas bagay ito sa Barangay Nebra San Miguel, 6'1 or 6'2 guard. Ito pong si Rashon, mabilis ito mga broads at pwede pa itong maging replacement ha? Neto po ni L.A. Tenorio once na magretiro na ito. So mabilis ito pong si McCarthy mga broads noong nasa SMB nga ito. Hindi pa masyado nakikita ang kanyang potential pero nung i-trinade ito dati sa Terra Firma Jeep, eh lumabas nga ang potential ng isang Rashon McCarthy. Kaya nga eh, anong nangyari mga broads? Mas tumagal siya dito po sa PBA at yun nga, parang siya na rin ang isa sa mga go-to guy or key players ngayon ng Blackwater Bossing at noon dati sa Terra Firma Jeep. So malakas itong si McCarthy mga broads, hindi nga magsisisi ang Barangay Nebra San Miguel dito sa servisyo nito ni McCarthy. Pwede nga makipagsabayan ito pong sina McCarthy at Chongson sa mga big trades next season mga kabrods. Dahil sabi rin sa mga reports natin, may mga big trades nga daw na na-decline ngayon dahil syempre eh, may issue rin sa PBA na yun nga, wala na rin daw masyadong fans na nanonood dahil puro lopsided trades ang nangyari. Pero isa na rin, ito pong si McCarthy sa mga trades na na-decline mga kabrods dahil ito ay gusto rin talaga ng Barangay Ginebra San Miguel. So biruin mo kapag nakuha ng Ginebra, ito pong si Rashon McCarthy ay makakasabay agad ito sa triangle offense na ito po ni Coach Tim Cone. Dahil yun nga, ito po kasing si Coach Tim, paborito nito yung mga malalaking gwardiya. At hindi lang basta malaki mga broads, athletic at yun nga, agile maglaro at magaling sa play. Eh yun nga ang nakikita nila dito po kay Rashon McCarthy. Kaya nga ganyan nila dinevelop. Ito pong si Scottie Thompson, kaya nga tignan nyo naman, naging MVP na ng PBA. So yun nga mga broads, mas makikilala ang potential ni Rashon McCarthy kung makuha ito ng Barangay Nebra San Miguel. Alam kong malaki ang maitutulong nito sa Barangay Ginebra. Di man natin masasabi agad na magki-click agad ang isang McCarthy sa sistema ni Coach Tim Cone, pero mas malalaman natin mga broads na yung potential ni McCarthy ay makikita ito once na maglaro na ito next season sa Barangay Nebra San Miguel. So matagal na mga broads ha, ito pong reports na ito na si ito pong si McCarthy ay gusto na rin ng Barangay Nebra San Miguel. Dati pa nga gusto nilang i-trade ito pong si L.A. Tenorio para lang makuha ito pong si Rashon McCarthy. Hindi nga lang natuloy yun mga kabrods dahil hindi nga pumayag doon si Coach Tim Cone. Pero yun nga, may mga nakahandang trades na rin or offers ito pong Barangay Nebra kung sino ang ipapalit nila para makuha ito pong si McCarthy. Pero ikaw mga kabrods ha, sa tingin nyo po ba dapat bang ipush ito ni Boss Al Francis Chua na makuha ang potential at servisyo ng mabilis na guard na Rashon McCarthy? So komento mo lang ang opinion mo dyan mga broads at iisa-isayin natin yan. So salamat po sa panonood mga broads no? This is our related highlights, yun lang, I'm out. Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone.